Sino nga ba ang masigit na mapagkakatiwalaan sa dalawang pusong nagmamahalan? Ang lalaki ba o ang babae? Sino nga ba ang dapat sisihin kung magkasala man ang isa? Ako nga pala si Prudo, isang loyal at takot sa asawa noon. Nakakahiyamang ikwento ang buhay ko. Sa huli ay napagdesisyonan ko pa rin itong ibahagi sa inyo. Nang sa ganun ay maging inspirasyon ito sa ating lahat. Bata pa lang ay banat na ako sa trabaho dahil maaga akong naulila sa mga magulang. Namatay kasi ang mga ito gawa ng isang aksidente. Hindi ko makakalimutan ang araw na yun. Ang araw na kung saan ay naging mag-isa na lang ako. Kaya naman naiwan ako sa aking mga lolo at lola. Sila ang naging karamay ko sa lahat ng problema ang dumating sa akin. Kaya masasabi kong maswerte pa rin ako kahit na nawala ang mga magulang ko. Dahil pinag-aral nila ako sa abot ng kanilang makakaya. Kahit pa nga nagtitinda lang ng kakanin ang aking lola. At si lolo naman ay nagtatanim ng mga gulay. Kapag walang pasok ay tumutulong ako kay lolo. At sa anihan ay kami na rin ni lola ang nagbebenta ng mga gulay sa palengke. Wala akong masabi sa aking lolo at lola. Napakabait ng mga ito at talaga namang masisipag at parehong responsable. At kahit matatanda na ay makikita mo pa rin sweet sila sa isa't isa. Hindi ko nga rin sila nakikitang nag-aaway. Marahil ay walang bisyo si lolo at puro trabaho lang ang inaasikaso nito. Wala naman daw kasing maidudulot ng maganda sa buhay ang bisyo, lalo na sa barkada. Dahil sa oras ng higipitan ay hindi ka nila matutulungan. Base daw yun sa experience niya. At kaya daw ganun si lola, hindi ito konsumido sa kanya. Sa bagay, tama naman si lolo. Kung titingnan mo si lola ay parang teenager lang ito. Kitang-kita mo bang masaya siya kay lolo? At magpahanggang ngayon ay tila in love pa rin ito kay lolo. Kaya buhat nun ay naging idolo ko na ang lolo ko. Apo, mag-aral kang mabuti ha. Sa sitwasyon natin ngayon, edukasyon lang ang maipapamana namin ng lolo mo. Kaya gusto namin na makatapos ka ng pag-aaral. Wika ni lola sa akin habang kami ay kumakain noon ng hapunan. Opo naman po, lola. Sa katunayan, inspirasyon ko po kaya kayo ni lolo. At huwag po kayong mag-alala. Pag nakatapos na po ako at nakahanap ng magandang trabaho, hindi ko na po kayo pagtatrabahuhin ni lolo. Paglilibutin ko na lang po kayo sa lugar na hindi nyo pa po napupuntahan. Tugon ko naman kay lola. Talaga, apo? Salamat naman kung ganon. Pero mahalaga lang naman sa amin ng lolo mo eh, gumanda ang buhay mo. Pahayag naman ni lola. Oo nga naman, apo. Huwag mo na kami isipin ng lola mo. Kayang-kaya namin alagaan ang mga sarili namin. Basta magkasama lang kami. Dagdag pa ni lolo. Sabay halik sa labi ni lola. Sa ginawang yon ni lolo ay bigla tuloy akong napaisip. Sa edad kong 15 noon ay naisip ko na sana ay ganun rin kami ng magiging asawa ko. Na kahit tumanda na ay sweet pa rin at patuloy na nagmamahalan. Gusto ko rin makatagpo ng katulad ni lola. Yun bang masipag, maalaga at maasikaso. Siyempre, lalo na yung mapagmahal at hindi magsasawa na mahalin ako hanggang sa ako ay nabubuhay. Ganun kasi ang lolo at lola ko. Mahal na mahal nila ang isa't isa. Sa katunayan nga,
hanggang sa kamatayan ay magkasama sila. Unang namatay si Lolo at hindi pa ito naililibing ay sumunod naman si Lola. Napakahirap nun sa akin, pero masaya ko dahil kahit sa kabilang buhay ay magkasama pa rin sila. Pero bago mawala ang mga ito, ay pinagbilinan nila ako na sana raw ay tuparin ko ang pangako ko sa kanila na magtapos ako ng pag-aaral, kahit wala na sila. Kaya naman yon ang ginawa ko. Nagsikap akong makatapos, kahit pa hindi ganun kadali para sa akin. Naging janitor ako ng eskwelahan namin, at sa gabi ay nag-aaral. Hindi ako nahihiya, kahit pa ang iba ay pinagtatawanan ako. Mayroon yata talagang mga taong ganon. Imbes na maintindihan ka na lang, ay gagawin ka pang laruan. Ganun pa man, hindi naman ako sumuko. Dahil alam kong nasa tabi ko lang sila Lolo at Lola. Siyempre, pati na rin ang mga magulang ko. Kaya sa sipag at tiyaga ko, nakapagtapos ako ng pag-aaral. Naabot ko ang pangarap ko para kila Lolo. Malungkot man dahil nag-iisa na lang ako, kinaya ko pa rin naman. At alam kong masaya sa akin silang lahat. Ngunit sa pag-abot ng diploma, ayun pa lang pala ang umpisa ng totoong buhay. Akala ko noon ay magiging madali sa akin ang makahanap ng trabaho dahil graduate ako. Pero maramot sa akin ang kapalaran. Ilang kumpanya na ang inaplayan ko, pero hanggang sa tatawagan na lang daw nila ako. At pagkatapos noon ay wala na. Kaya para mabuhay ang sarili, kung ano-anong klaseng racket ang ginawa ko. Nandiyang magtinda muna ako sa kalye ng mga basahan, magkargador sa palengke, at kung ano-ano pa, hanggat hindi ako natatanggap sa trabaho. Hindi ko naman kinakahiya yun, dahil mag-isa lang naman ako sa buhay. At isa pa, ay sanay rin naman ako sa hirap. Pero hindi ito ang pangarap nila Lola sa akin. Kung kaya't, patuloy lang ako sa paghahanap ng trabaho. Hanggang sa isang araw, ay sinuwerte na rin ako. Graduate nga pala ako ng engineering. Hindi nga lang halata sa akin. Pero nang mabigyan ako ng oportunidad, ay nagamit ko naman ang pinag-aralan ko. At kahit papano, ay kumanda naman na ang buhay ko. Isa na nga lang talaga ang kulang. Ang babaeng mapapangasawa ko. Na hindi ko alam, darating din pala yun sa akin. Tama po kayo. Nagkaroon din ako ng asawa. Si Carmen. Nakilala ko ito sa isang party. At dahil kakilala siya ng kasamahan ko sa trabaho, enireto na ako nito sa kanya. Mabait naman si Carmen at charming. Yun nga lang, napakasimple lang nito. At kung tumawa ay napakahinhing. Kaya naman, talagang na-inlove ako sa kanya. Ngunit nang maging kami, ay doon ko nakita ang totoong kulay niya. May pagkasosyal pala siya. Naewan ko ba kung bakit hindi ko matanggihan ang lahat ng hingin niya sa akin. Ganun yata talaga ang pag-ibig. Kapag mahal mo, nagiging bulag ka na. Mahal, bilhan mo naman ako ng damit oh. May party kasi kung aatendan eh. Paglalambing nito sa akin. Pero mahal, di ba kabibili lang natin ng isang linggo ng damit mo? Wika ko sa kanya. E naisuot ko na yun eh. Makapagtawanan lang ako ng mga friends ko kapag nakita nilang suot ko uli yun. Reklamo pa nito sa akin. E di ba marami ka namang damit dyan na iba? Yun na lang ang isuot mo muna, mahal.
sabi ko muli sa kanya. Sa sinabi kong yun ay nagbago ang mood nito. Kaya naman, wala na akong nagawa kundi sundin ang pinabibili ni Carmen. Ayoko kasing nag-aaway kami. At sabi nga diba, happy wife, happy life. Kaya kahit hindi ko na kaya, pilit ko pa rin ibinibigay ang kapritsuhan ng asawa ko. Hanggang sa mabaon na nga ako sa utang. Akala ko nga noon ay magiging masaya ang buhay ko kapag nakapangasawa na ako. Ngunit bakit parang hindi pa rin? Na kahit may asawa na akong tao, eh pakiramdam ko na mag-isa pa rin ako. Siguro dahil pakiramdam ko eh hindi talaga ako mahal ng asawa ko, kundi ang pera ko lang. Nagkamali ba ako ng babaeng minahal? O inakala ko lang na si Carmen ang ideal na babae para sa akin? Ginawa ko naman ang lahat para sa kanya. Pero bakit kahit anong gawin ko ay wala siyang oras para sa akin? May time siya sa iba, pero sa akin ay wala. May time pa nga na pagod na ako galing trabaho at gusto kong kumain. Ngunit pagdating ko sa bahay ay hindi ko ito maaamutan. Kapag tinawagan ko naman siya, palaging dahilan lang niya ay dadalawin lang daw niya ang mga magulang niya at bukas na ang uwi niya. Tiwala naman ako sa kanya, kung kaya't panatag naman ang loob ko. Pagdating kasi sa ganong bagay ay hindi ko naman pinaghihigpitan si Carmen, lalo pat dadalaw ito sa kanyang magulang. Ngunit ng gabing yun ay iba ang pakiramdam ko. Pakiramdam ng isang lalaki na kinukutubad. Hanggang dito po muna ang kwento ko. At kung nabitin po kayo, sana po ay patuloy niyong abangan ang karugtong nito sa susunod na araw. Ang inyong tagapagbahagi, Rudo.